answer, thousands of people ang kumakain ng candy wrappers araw-araw. Meaning, thousands of candy wrappers din ang tinatapon kung saan-saan. Katulad na lang po ng ginawa niyang pagtapon. So, samahan niyo po ako mag-interview ng aking mga co-students dito sa Philippine School of Business Administration, Quezon City. Tara! Hi po, ano pong name nila? Ako po si Rose Ann. Pagka may candy wrapper po kayo, saan yung tinatapon pag walang basurahan? Ako po sa bag. Sa Alzada. Sa Alzada. Pero, yeah. Thank you po. Ano po name nila? Wendy. Rika. Saan po kayo nagtatapon ng candy wrapper pag walang trash can? Sa bag. Kung saan, saan lang. Sa bag. Sige, thank you po. Ay po, ano po name nila? Kim. Pag walang trash ka. Pag walang trash ka. Kaysa na lang, kaysa ko may tapon. Ay po, ano po name nila? Pagka wala pong trash can, saan nyo tinatapon yung candy wrappers nyo? Ako sa bag. Ako sa bag. Sige, thank you po. Ay po, ano pong name nila? Gail. Pagka wala pong trash can, saan kayo nagtatapon ng candy wrapper? Sa daan. Kasi wala mahanap. Okay, thank you po. So ayun, 6 out of 10 na interview natin ay nagtatapon ng candy wrappers kung saan-saan. Study shows about 20% of the litter thrown in the streets often ended in the waterways and carried out by the flowing water to rivers. And halos lahat ng candy wrappers natin dito ay gawa sa foil and plastic, meaning years talaga ang hinubilang nila bago sila mag-dissolve sa water. Ano nga ba ang effect ng ganitong maliit na candy wrapper? Magpatuloy pa rin tayo magtatapon kung saan-saan. So, panoorin po. Muli, ako po si Shaira Villaflores na nagsasabi, candy wrapper mo, ibursa mo.